Hello, Pepsters! Happy Tuesday! I'm Jimpy. And welcome dito sa PEP Live! It's our first show for December. At kasama natin ngayon, of course, napanood natin siya last Saturday sa MMK at mapapanood na natin sa Part 2 this weekend. And, syempre, yung original grand quest for ng Star Circle Quest. We have Hero Llanes. Hello! Good evening! Hello, Jimpy! Sa lahat ng viewers natin. Hello po sa inyo. Magandang gabi. Ayan, welcome sa PEP Live for the first time. Enjoy Hero. And sa lahat ng nanonood sa atin, yun, syempre huwag niyo kakalimutan na kayo ay pwedeng magtanong kay Hero or pwede kayong magsabi ng inyong mga comments for him. So, pabasahin namin yan later. And while nandito na kayo na nanonood sa Facebook, YouTube at Kumu, huwag niyo na rin kalimutan mag-click ng like and subscribe para tuloy-tuloy na every PEP Live. At saka ngayon, nakasubaybay kayo hanggang dulo, di ba? So, yan. Hello, Hero. Good evening. Hello sa'yo. Kamusta? Okay. Yun, okay naman. Ikaw, kamusta ka? Kasi fresh from, ano, last Saturday's MMK. Oo. Ito, happy, excited pa rin. Kasi, ayun nga, di ba, new episode sa MMK, kami yung first story. So, ayun, happy ako na napasama ako sa project. Ayan, o may mga nagko-comment na si Tony Robin the Third, Star Circle Quest based idol ko yan. O grabe, di ba? Super ano, throwback pala ang mga... Napaaga yung throwback natin. Okay, before that, ano muna, syempre MMK muna, no? Para sa mga hindi pa lang nakawatch, at pwede pa rin naman nilang habulin sa I Want TFC, di ba? Pwede. Ano, kwento sa likod ng MMK nyo. Oo, yung story namin, no? Yung first part kasi ano eh, more on sa family story siya eh, di Dr. L. Bactol. Yes. Bali, ako di, okay lang ba? Ikwento ko na yung character ko. Ako dito yung panganay na anak ni na Tita Sylvia tsaka nila Tito Rommel Padilla. So kapatid ko dito si Arjo, ako yung kuya niya, and then si Aldrin Angeles, kaming tatlo yung magkakapatid. Tapos focus nga dito yung character ni Arjo, which is si Doc L. So ayun, papakita dito yung struggles ng family niya nung nag-aaral siya hanggang makapag-kolehiyo, hanggang makapag-trabaho bilang doktor. Tapos ito nga napapanahon kasi nangyari to yung story niya, yung pinaka highlight ng story itong panahon ng pandemic kasi nga nagkaroon tayo ng coronavirus, so yung COVID-19, yan. Makikita rin natin dito kung paano hinandle ng family niya, ng mga mahal niya sa buhay, yung nangyari sa kanya. So, abangan nyo lang kasi yung part 2 nito, sobrang dami pang malalaman tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang love life, ganyan. Tsaka doon sa iba pa. So, dyan napapasok si Jane de Leon. Ayun, si Jane. Oo, kasama din namin si Jane. Mm-hmm. Grabe, nung napanood ko yung mga eksena niyo ni Arjo nung nanood ako na nung MMK, medyo na-catch ko siya. Tapos ang ganda nung isa yung scene niyo, yung kayong dalawa, yung tapos parang, kasi yung character mo, di ba, meron siyang dream na hindi niya natupad yung Arjo. Mm-hmm. Yung character ni Arjo, natupad niya yung dream niya. So parang may mga ganong... May mga tampuhan eh. Oo. Pero wala namang sibling rivalry. Ano lang, parang sa paglaki kasi nila, andun yung pangarap ng magulang nila para sa kanila. Na yung character ko nga gusto magpiloto, tapos yung isa doktor. So, hindi masyadong pinalad yung character ko na matupad yung kanyang pangarap. So, nagkaroon ng tampo-tampo. Pero, yun nga, doon sa scene na pinalabas last Saturday, okay naman, nagkaayos sila. Mm-hmm. Oo, at least, diba? Nagka-chance ka ba to meet the, ano, yung character na pinortray mo or yung family? Wala, hindi. Before, kasi pag nag-MMK ako, nami-meet ko talaga yung mga letter senders. Mm-hmm. Pero this time, online lang. I think si Ma'am Charo lang yung nagkaroon ng chance makipag kamustahan sa kanila. O yun, o balikan na natin, bilang na-mention mo na yung mga dating ano, MMK episodes na nagawa mo. Kasi, tama ba, 2015 yun, yung parang naging comeback mo, tas grabe yung role na pinortray mo, no? As in, unexpected yung... kayo.
Yung ano, yung... I don't think... That's gender or gay. Trans mom. Mm-hmm. Oo, that's mom. Trans. Yun, MMA. Ano siya, yung Mother's Day episode siya dati. Mm-hmm. Kumbaga, yun, first time din na magkaroon ng ganong episode. Kasi the usual, di ba, pag Mother's Day stories, mga nanay talaga. Yes. Pero nung time na yun, ayun, trans mom nga siya. So mahirap, mahirap sa akin kasi nung time na yun, sobrang, siguro 10 years akong hindi ganung madalas sa pag-arte. Hihira, may mga TV appearances from time to time, pero nung time na yun, MMK agad. So sabi ko, yun, thank you sa trust. Tapos ginirap ko na rin kasi sobrang ganda nung story niya. So, mm-hmm. Mahirap para sa akin nung nangapa ako, pero happy ako. Nung time na yun, ang director ko, si Direk Dado, and this time yung MMK namin, si Direk Dado din. Yes. So, grabe pala, talaga instrumental ang MMK sa ano mo, career mo, kapatid. Comeback mo. Ang saya nga eh. Ang saya. Sobrang challenging ng mga nakukuha kong roles sa kanila. Isa ba yan sa reasons kung ba't ka nag-yes? Kasi syempre, di ba, alam natin na bago yung ano, working conditions ngayon, tapos syempre, hindi pa rin ganun, pag lumabas ka, I mean, kahit gano'ng ka-safe or gano'ng ka-careful talaga, even the set. Syempre, hindi ganun exactly, parang 100% safety yung i-expect mo dahil hindi mo rin alam, di ba? Pero bakit ka na pa yes to do the MMK episode? Nagdadalawang isip ako eh. Kasi nung before pandemic, may ginagawa akong project din sa ABS. Merong isang serye, papasok dapat ako doon. So nagtitaping na kami, tapos nahinto nga dahil sa virus. Tapos, ito na yung next ko ulit. So, sobrang tagal na sabi ko, pwede na kaya talaga. Mm-hmm. So, sabi ko, andun yung kabay. Kasi alam ko, nagpapaswab test, ganyan. Yes. Sabi ko, baka masakit, baka delikado sa labas. Pero yun naman, maalaga naman yung production. Make sure nila talaga na sobrang yung lugar, yung mga taong kasama namin. Lahat nag-negative sa test, sanitized yung lugar, ganyan. Tsaka masaya kasi yung script nga, pinasa ko. Nakuha ko yung character description. Sabi ko, kahit hindi naman, sabi kasi nila, paano yan, hindi ikaw yung gaganap na bida or hindi ka lead role dito. Sabi ko, okay lang naman kasi gusto ko rin makatrabaho yung mga artistang nandito, sina Arjo, sina Tito Sylvia, ganyan. Excited ako. Actually, any role kukunin ko talaga yan. Kahit segundo lang, kahit minuto lang yung appearance. Basta sobrang ganda ng storya. Alam kong makaka-inspire sa tao. Sige, grab lang ng grab. Ayun. Ay, in fairness naman, doon talaga noon ang MMK, di ba? Oo, magaling ang MMK. Sige. Nakakatuwa. Ayan, from Cheska Morales, greetings, sir hero. We all miss Cheska. Sir Arthur's. Always stay safe. Hi, sir FJ. Sino po si sir? Hello, Cheska. Si Cheska kasi estudyante ko yan nung time. Kasi nung time na sobrang active ako sa miniature art. Yan, isa yan sa estudyante namin ni sir FJ. So, sobrang galing din yan. Paper cutter din yan. Ayun, nakaka-miss din yung mga workshops. Yung mga art workshops kasi kami. Nakakatuwa. Ay, hello po. Nakakatuwa. Student mo pala ito. Estudyante ko yun. O, mamaya, pagkikwentohan natin. Okay, pag-usapan natin yung tungkol sa ganyan. Madaming, ano din, madaming curious dun sa mga, ganyang, ventures. Pero ito na, syempre, kasi ang galing yung after many years ng iyong parang pagpapahinga sa acting. And then, mas parang successful talaga yung comeback mo. Ayan, sabi nga ni Tony Robbins again, very refreshing. Salamat for bringing hero back. O, di ba? Kasi, Salamat. Talaga. Tama nung makikita si hero, di ba? After nung, syempre, 2004 na talagang height ng iyong career and then merong break temporarily and then ito ulit. So parang, kamusta lang ngayon that you're back? Masaya. Masaya ako. Actually, natatawa ako eh kada
feeling ko naman yearly nag lumalabas ako sa TV pero kada year nga comeback daw. Pero nakakatuwa kasi yung mga tao, nag-aabang sila eh, nakikita ko na nandiyan pa rin sila. So happy ako sa ganung experience na nung time kasi namin bihira yung ganito eh, walang social media masyado. Yes. Walang ganitong live chats na interview. Mm-hmm. So, ngayon ko nakikita talaga na kahit before kasi Manila area lang, kung may mga makakasalamuha akong mga tao sa interview, sa mga fan meetups, dito lang. Pero ngayon nakikita ko kahit sa ibang bansa, sa ibang parte ng Pilipinas, andyan sila sumusuporta. So, happy ako na every comeback ko, andyan sila. Yes. Oh, speaking of ibang bansa, from Chandler at Brasig, my idol hero pa shout out po from Saudi Arabia. Hello, kamusta dyan sa Saudi? Sana okay kayo dyan. Yun, ang galing. Kasi, tama. So, parang every year nga, meron kang panaka-naka, di ba? Yes, they usually hit sa mga drama anthology. Oh, mga ganyan. MMK, paglaban mo. Mm-hmm. Pero noong 2018 talaga, yung pinaka-ano, tulok na ng comeback for Halik. Oo, sa Halik. Ano, nag-yes sa'yo na mag-soap ulit after a long time? Ano yan eh, nung time na yan, iyan yung pagkatapos nung MMK ko na trans mom yung role ko. Doon pumasok yung Halik after noon, right after noon. So sabi ko, sige try ko ulit kasi last serye ko pa. Siguro mga ano na eh, mga 10 years ago or mga 7 or 8 years ago. So sabi ko, sige try natin. Makasama ko pa si ano si Eko noon. So sabi ko, parang reunion na rin namin, ganyan. Plus yung mga artista, gusto ko ring makatrabaho kasi 'di ba alam naman natin every year, halos every year sobrang daming bagong artista, mga promising artists. So gusto kong makatrabaho din sila. So yun ang ano, nagpa-yes sa'yo for doing. Tsaka yung story din, 'di ba, yung character. Yung character ko doon kasi, 'di ba, is attorney siya. Tapos yun, si Attorney Ken na nagkaroon din ng parang BL story kay Christian Bable sa character. Si ano, Christian Bable. So, bago ulit para sa akin yun. Mm-hmm. Eh, bago ko ituloy, shout out daw kay Zandi at si Lyle. Sabi niya, he looks the same. Very fresh pa rin. Nice to see you back. Hello sa'yo. New version. Mm-hmm. Oh, diba, around the world ang ating ano. Kanina sa New Jersey. Hello, Sandra. Ang bongga. On your, from biglang may surprise love team sa inyo ni Christian. Surprise yun, di ba? Actually, wala ko eh. Wala. Kahit sa story conference namin before, wala yun. Nabuo na lang siya habang tumatagal yung story. Siguro dahil sa feedback, sa mga reaction ng tao. So, hindi rin inaasahan talaga. Pero masaya experience na yan. Kasi, di ba, si Christian naman, sobrang husay na artista din yan. Yeah. Lalo na sa henerasyon niya. Maraming awards, best actor. So, enjoy. Dami ko rin natutunan dyan sa tao yan eh. Ano mga favorite ano mo? Parang fondest memory siguro from doing Halik. Okay. Doing Halik kasi sobrang saya ng set namin talaga doon. Parang nagtatrabaho ka na naglalaro na sobrang fun lang talaga. Actually, bawat scene naman, bawat week na nag-taping kami dati, masaya. Nilook forward ko talaga kasi yung characters namin sobrang nagko-connect sa bawat isa. Lalo na yung highlight nung story namin ni Christian noon. Sobrang hindi namin inaasahan yung dumaming followers nung team nung partnership nung characters namin. Nakakatawa lang kasi parang first time namin gagawin yun tapos sa serye. Parang bihira din ako makakita ng ganung medyo comedy na medyo sa dulo naging seryoso din. So okay para sa akin. Oh, hello kay Catherine. Hello, Catherine. And
will always support you. Ang galing, very supportive. Thank you. Ano ba to? From ano kaya to? From SCQ days pa yung mga fans. Ang galing. At least hanggang ngayon, super active pa rin sila talaga, di ba? Tagal na. Siguro ilang taon na ba? 15? 15 years? Parang ganun. Yes. Nakatuwa na ano, andito pa rin sila. Kaya naging successful din ng yung ano. Kasi ang daming umano kay Ken, di ba? Uy, advance, happy birthday! Hi, Jessa. From Jessa Hagun. Hello sa Chaff. Ayan, Chaff official. Ayan yung parang fan group namin ngayon. Sobrang tagal na rin nila nagsusupport sa akin. Ayan. Salamat sa birthday greeting. Kailan ba ang birthday mo, Hero? Next week. December 8. Ay! Oh, December 8. Tama-tama, parang holiday ata. Happy birthday. Oh, holiday. Naging holiday na siya. Diba? Oh, yun. Going back to ano, your acting or your showbiz comeback. So, ang ganda nung nangyari sa Halik, no? Na as in, grabe. Na parang may isang eksena dun yung ano, yung galing na galing sila sa'yo, yung inaway-away mo si Yam. Sa isang competition scene. Nakakatawa pag may mga eksena with Yam kasi knowing yung character niya, di ba, sobrang palaban, tas kinakainis yan talaga siya ng netizen, sobrang husay, lang husay na actress. Every time na magkakaroon kami ng mga eksena, after ng cut talaga nagtatawanan kami kasi ewan ko na sobrang bait, sobrang hindi yun yung character niya sa totoong buhay, hindi yun yung hindi siya. So sobrang natatawa kami pag after na execution ng bawat scene. Happy ako kasi nakatrabaho ko siya. Lahat sila, sina Eko, sina Yam, sina Yen, yan, sina Sam. Sobrang sayang experience. Ang galing. Yun ang nakakatawa. And nagkaroon ng barken na pinag-uusapan barken na natin kanina, di ba? Sabi ko nga dati, nung time na yun, sabi ko, ano ba yung BL? BL? Nagtatagkas sila. BL, more BL scenes. BL story for them. Sabi ko, ano kaya yung BL na yun? Sinerge ko nga. Ganyan. Sa ibang bansa kasi, parang Thailand, ganyan. Maraming ganyong theme. Sabi ko, why not? Diba try natin dito sa Halik? Baka mag-work. Yun. Nag-work naman. Thank you. Thank you sa mga suporta nung time na yun. Tapos ngayon, nauso ngayon, di ba? Oo, madami. Nung, doon din, di ba, sa Halik, yung co-actor ko doon, si JC, si JC Alcantara. Ah, yes. Oo, so, itong pandemic, di ba, gumawa sila ni Tony ng BL series. So, yan. Congrats din sa kanila. O, baka mabuhay ang, ano, Barken fans. Ngayon, na magkaano ulit, di ba? Malay nyo, reunion. O, ito naman, from comment ni Chris Rick Mendez. I don't hear you, napaka-blessed ko po na nakasama ko po kayo sa movie ni Doc Willie O. Ayan. Hello. Hello, Chris. Yun, oh, kasi ano yun? Ito pa naman sa isang mong project. So, itong biopic, tama? Parang biopic siya ni Doc Willie. Biopic ni Dr. Willie Ong. Yan. Ako yung gumanap na Doc Willie Ong dito. Actually, kakapalabas. Kakapalabas. Online siya pinalabas. Actually, pwede pa nilang panoorin. Pwede nyo pa pong balik-balikan yung story kasi naka-upload lang siya sa YouTube and Facebook channel ni Doc Willie Ong. Search nyo lang, nandyan yan. Forever yan, nandyan. So, pwede nyo balik-balikan. I think ilang weeks na rin siyang binabalikan ng tao, pinapanood. So, yun, gusto ko rin mag-thank you sa lahat ng sumuporta niyang movie namin. Kasi dapat sa cinemas nga ipapalabas, kaso nagkaroon ng pandemic, di tayo pwedeng mag-gather, di tayo pwedeng magkaroon ng mga premiere nights. Correct. So, nakakalungkot lang, pero happy ako kasi sinuportahan siya ng tao kahit online and nagkaroon ng chance manood talaga yung mga nasa ibang bansa. Yung mga OFWs, ganyan. Ay, yes. Paano ka naging si ano, Doc Willie in a movie? Paano nga naging ano, no, process? Kasi kinala natin si Doc Willie, di ba, isa siya sa mga sikat talaga online na mga nag-iing advice for medical, ano. Tapos ikaw yung naging medical ano, advices, ganyan. Actually, kahit hindi medical advices, marami silang na itutulong sa tao. Sina ni Doc Lisa Ong. So, sobrang babait na mga tao. Before kasi, napapanood ko lang sila sa Facebook.
Tapos nung nalaman ko nga na may ganitong project, sige, sabi ko, grab ko to kasi gusto ko rin silang makilala talaga. Then iyon, sobrang mga humble, sobrang mga matulungin talaga sila. So nung ginawa namin yung movie, yun, nagtatanong din yung iba, paano nyo sinood sa hospital eh, may pandemic. Ano po ito, ginawa namin last year pa. So ang target talaga namin na showing ay ito, itong taon na to. Siguro mga summer dapat siya. Kaso nga lang, ayun, sa bahay muna tayo, stay indoors, kaya online muna. Okay. Ayun, no? Pero ano na rin, carry na rin. At least everyone can watch. On yes, YouTube. Yes. Ano nga yung next question? Kung wala tuloy ko. Pero, hindi kasi ang saya dahil super tuloy-tuloy nga yung ano, no? Oh. Project. Pero, dapat meron kang, nabanggit mo kanina, meron kang soap na papasukan. Tama ba, pamilya ko? Dapo? Oo, itong nakaraan, nagtitaping kami. Bago magkaroon ng lockdown, bago sobrang kumalat yung pag-spread ng virus, nagtitaping na kami. I think naipalabas na yung character ko. Yes. Friday yun eh. Tapos sabi nga nila, abangan sa Lunes, kanyan. Nung Lunes na yun, ayun, tapos na, wala nang taping. Hindi na natuloy yung story. So, malungkot kasi hindi nga naipakalala yung character ng dire-diretso. Pero happy ako kahit yung mga scenes namin, nina Jairus, ganyan, na meet ko naman sila, nakatrabaho. And sabi ko nga noon, sayang hindi ko mami-meet si Tita Sylvia kasi nakasama ko na siya before sa Deal or No Deal. And before mga 2004, gumanap din siyang mami ko sa isang nginig naman yun. So sabi ko gusto ko siyang makatrabaho. And yun, luckily ito, sa MMK, dun ko siya pala makakasama ulit. Sobrang nakakatawa. Nakakatawa si Tita Sylvia actually. Sobrang down to earth din yan. Tapos sobrang galing magluto, sobra. As in, pag pinatikim niya kami ng luto niya. Wow. Babalik ka talaga. Parang ano yung chance yung pala of working again, working together again, na delay lang. Hindi naman siya totally na ano, na hindi natuloy kasi nagkaroon pa rin ng MMK. Plus, ayun, si Arjo din kasama ko. So sobra yung tandem nila na mag-ina. Hindi mo mararamdaman na ano eh, na parang yung connection nila as mag-ina in real life, iba yung connection nila sa story bilang nanay ni Doc L. Iba yung atake nila, sobrang dami ko ring natutunan sa kanila sa pag-acting, sa mga binibigay, sineshare nilang tips. So sabi ko, ititake ko din tong opportunity na ito para matuto habang nagtatrabaho. Bukod pa sa mga tinuturo sa amin ni Direk Dado. Ayan, kay Direk Dado, hello. Happy birthday din. Alam ko magka-birthday kami December 8 din siya. So, ayun. Masaya talaga ako. Hello kay Direk Dado, happy birthday. Dado, lumibaw, ayan. Ayan, hindi, pero alam mo ang galing ng hero. Kasi syempre, hindi naman lingid sa ano kaalaman ng mga tao. Medyo marami ka rin challenges yan na pinagdaanan, especially with, okay, basahin muna natin to. From Raylene, Joy Mistal. Sobrang bait niya ni hero in person. Hello, Joy. Thank you. Ayun, going back kasi, di ba parang, yun nga, hindi naman secret siya na parang medyo madami ka rin namang pinagdaanan, especially nung nag-uumpisa ka sa showbiz. Tapos ngayon you're back sa ABS, di ba? And isa ka pa sa mga nag-post nung kasagsagan ng, alam mo na, nung challenge na pinagdadaanan ng network, di ba? Kamusta lang yun na kahit, you know, despite everything na nangyari in the past, na parang ang ganda nung pagbabalik mo, tapos tuloy-tuloy pa rin yung projects, kahit na may mga ganitong pagsulpo. Oo. Kasi nung time na yon, itong anong buwan ba yun nangyari? Yun nga sabi ko,
andun naman yung support ako eh. Andun yung support ako. Hindi mawawala yan. Kasi yung mga nangyari naman before, nakaraan na yan eh. Bakit mo pa sasariwain? Bakit mo pa isasabay sa ganitong pagkakataon, di ba? Siyempre, kailangan ko rin magpakita ng support. Iyon yung nararamdaman ko, iyon yung gagawin ko. And nung time na talagang nag-work ulit ako talaga sa ABS, lalong-lalo na nung halik, lalong-lalo na nung nag-MMK ulit ako, sobrang thankful ako dun sa mga tao na nagbigay sa akin ng chance ulit, sa mga nagtiwala, sa mga sumuporta. Sabi ko, blessing to, blessing. So, yun, pinakita ko lang yung suporta ko nung kasagsagan nga, nung hearings, ganyan, yung mga nangyayari sa network. Kasi marami pa rin ako ng mga nakatrabaho before 2004, 2005, 2006 na nandun pa rin na sobrang naapektuhan. So, sobra akong nalungkot para sa kanila. Sobra akong yung damdamin ko noon, yung nararamdaman ko sa puso, kung hindi ko ma-explain. Yung iba kinakausap ko nilang personally, chinachat ko sila, kinakamusta ko. Hindi lang ako siguro ma-social media talaga. Hindi ako vocal sa ganyan, sa online. Pero ando pa rin yung suporta. Yung mga past events sa buhay, wala yan. Parang pagsubok lang yan dati. Sobrang, hindi ko na lang iniisipin na dadalhin ko siya hanggang ngayon na sobra akong magpapa-apekto kasi wala namang mangyayari pag ganun. Okay. Pero ang galing na kasi ibig sabihin meant for you talaga kasi kahit ang dami mo ng challenges na pinagdaanan noon and nagkaroon ka na ng break na parang hiatus or temporarily ka nawala. Pero ito ka pa rin. Tapos hanggang ngayon, di ba, na ang konti ng mga nakakabalik or kahit mo nakakabalik, parang ang konti ng mga nagsusungin kasi dahil sa mga limitasyon. Pero ito pa rin, lalo na MMK, di ba? Oo, MMK. Kasi nung, hello, ayan, hello kay Winter. Winter, my baby. Yeah. Mabait din siya kahit online. Worth it. Mabait ako pagtulog. Pagtulog. Yeah, salamat, salamat. Nakikita ko rin siya active dyan minsan sa page ko. Si Winter, hello sa'yo. Pero ako naman, thankful ako talaga sa MMK ever since kasi nung time na after ko manalo sa contest, gumawa nga ako life story ko. Sabi ko noon, sino kayang gaganap sa akin? Ganyan. Yun pala ako rin. Enjoy pala. Actually, kinakabahan ako dati every time maririnig ko MMK. Sabi ko, sobrang drama kasi bata pa lang ako talaga. Pinapanood ko to na hindi ko naman talaga ina-expect na magiging part ng buhay ko ang MMK. Siguro, elementary pa lang talaga nung maliit ako, nanonood ako niyan, hinuhulaan ko rin yung title. Iniisip ko talaga, ano kaya title nito? Ganyan. Napapanood ko si Ma'am Charo. Hello po, Ma'am Charo. Na ang setup pa dati nasa attic yan ng MMK tapos computer lang yung hawak ni Ma'am Charo pero yung MMK ngayon di ba tablet na yung hawak ni Ma'am ganyan laptop so sobrang nakakatuwa kasi yung transition ng show makikita mo na makaka-relate pa rin yung tao kahit yung stories ng buhay natin ay hindi natin maiiwasan na umulit-ulit yung mga problema. Nandyan pa rin yung show para dumamay sa mga tao, sa letter senders natin. Actually, meron akong ginawa dati na MMK episode yung kasama ko si Alex Gonzaga. Yung about sa kidney donation. Yung ginanapan namin doon na couple, yung mag-asawa. Naging kaibigan ko sila na hanggang ngayon nakakausap ko sila. Hello kay Riza, kay Jay. Naging family friend namin sila, sobrang blessed ako na nakilala ko sila kasi dami ko ring natutunan bukod sa story nila hanggang ngayon kapag nakakakwentuhan ko sila, sobrang happy ako na nakilala ko sila through MMK.
Yes. Ang galing naman nun, na ano, kasi bihira yun ah. Ngayon lang ako nakarinig actually parang yata ng story na gano'n. Yung pillar trial mo, tapos naging friend. Oo, naging friend ko sila kayo mga family events namin. Ma-attend kami sa bawat isang event. So, masaya-masaya ako na gano'n. And yung first MMK ko kasi naman, yung life story ko, si Direk Cathy Garcia naman yun. Aha. Mm-hmm. So, yun, happy ako na siya rin yung nag-handle sa akin. Kasi right after nun, first movie ko naman under Star Cinema, first movie din ni Direk Cathy. So, happy ako na press first. Tapos yun nga, and hello, happy birthday din kay Direk Cathy. Kaka-birthday lang din niya. Happy birthday, Direk. Happy birthday. Oh. Yun, nakakatuwa na, ayun, yung mga nagiging katrabaho ko sa MMK, nagiging part talaga ng buhay ko. So, sobrang happy. Ito ba yung ano, yung trilogy? No, ay, oh, trilogy. Yung may detail, yung miss ka yan. Ah, oo nga. Ay, grabe, yung total flashback. Ay, ito ba? Siguro bata ka pa noon, no? Sobrang bata mo pa noon. Hedge, gano'n. Huwag nating ano, hedge. Sorry! Wow, grabe! Ang galing, nakakatuwa. Masaya, masaya. Kaya sobra akong happy kapag naririnig ko na meron akong gagawin sa MMK. Mm-hmm. Kasi nagiging close talaga yung mga tao na nagtatrabaho sa likod ng camera. Actually, gusto ko i-congratulate, di ba? Kasi ilang years na ang MMK, 29th anniversary. Yes, congratulations kasi kahit merong pandemic, kahit meron tayong pinagdadaanan hanggang ngayon na hindi natin alam kung kailan ba ito matatapos, tuloy-tuloy pa rin ang MMK sa paggawa ng mga ganyang klaseng story, inspiring stories para makatulong sa tao, para magbigay ng inspirasyon. And yung mga tao na lumalapit sa show, I'm not sure kung lahat sila ay na nagagawa ng story or I think gustong-gusto ng MMK tumulong sa kanila. Pero siguro, through stories na ini-air sa TV, yun yung way ng show para maipakita yung care, yung concerns nila sa iba. Kasi somehow, nakaka-relate ang bawat isa sa stories. Kahit hindi yun yung istorya mo, merong part doon na sasagi sa buhay mo, na sasabihin mo, ay, pinagdaanan ko to. Gaya ng story namin, kahit ako eh, yung struggles ni Dr. Baktol, yung habang nag-aaral siya before, na ang kinakain lang niya is paulit-ulit na instant noodle, sabi ko, wow, pinagdaanan din pala niya to. Yung mga tao pala na na-encounter natin sa araw-araw na buhay natin, yung mga professionals, hindi pala sila ganun agad. So somehow nakaka-relate ako na nagsimula sa kahirapan, tapos narating nila yung tagumpay, yung pangarap nila, natupad nila. Sobrang doon pa lang makaka-relate na yung mga tao. Basta ako sa akin na personally, doon sa mga nangangarap, kasi yung sa story namin magkakapatid, hindi man natutupad yung pangarap mo, ituloy mo lang yan. Kasi hindi iyon yung katapusan eh. Hindi iyon yung katapusan ng buhay mo. Pwede kang mag-explore, lalo na ngayon sa mga nag-aaral online. Ang klase ngayon, online eh. Mahirap mag-explore sa labas kung ano ba talaga yung gusto mo, ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Pagtanda mo, pag nagtatrabaho ka na, siguro gamitin mo na lang inspirasyon yung pamilya mo kasi yun, umiikot yung storya ng buhay mo talaga sa loob ng bahay. Siguro gamitin nating instrumento yung time natin ngayon sa pag-stay natin indoors na hanapin natin yung sarili natin, hanapin natin yung mga natatago nating skills, natatago nating talento para i-develop yun. Kasi lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, yung iba naguguluhan, hindi ko alam kung ano yung course na kukunin ko, ano ba ako, pagtanda ako, ganyan. So, yun lang din, suporta lang din ng mga magulang. Siguro yung hihingi natin sa kanila na ibigay natin sa mga anak natin,
makinig tayo. Yun, yun yung pinaka-importante. Makinig tayo, matuto tayong umunawa. Matuto tayong rumespeto sa mga decisions sa buhay. Ganyan. Lahat okay. Yan kasi makikita rin nila dito sa story ng MMK na episode namin. At saka parang yung next na MMK, ano? Parang ganun din. O oh, ito, from Ryan Aison. Kung paano magkataba kayo ulit sa Sandara Park? Hello, Ryan. Ang bongga. Uy, pero in fairness, siguro hero santo. Oo, alive pa rin. Ang dami ko nakikita sa comments sa mga hero san. Super buhay na buhay pa rin sila until now. Hello sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Oh, ayan, may isa pa. Si Zoe yung Tabro. Hero san lang malakas. Oh, bongga. Oo. Hello yun. Po. Oh, malakas pa rin daw. Hello sa inyong lahat. Hello. Happy December 1st sa inyong lahat. Nagkaroon ka naman ng chance to work again with someone from ano, from your batch? Itong recent... Wala pa. Wala pa ulit. Mm-hmm. Siguro nakikita ko sila. Minsan, nakakasalubong ko sa labas. Pero wala. Series, wala. Movies. One time lang, isang independent movie, Fighting Chef. Si Joros, nakasama ko siya doon. Pero yung project talaga na pang matagalan or movie, hindi pa. Siguro, in the future, in the near future. Sana, no? Yan ang isa sa mga wish. Kasi, itong mini wish ng net is ni, asan siya? O basta yun, yung mini wish siya, parang medyo malayo eh, dahil nasa ibang bansa na si ano, Sandara. Pero kung sa ibang, ano, batchmates mo, or kahit iba kasi, uy, di ba hero, hindi alam, hindi ko alam kung hindi alam ng marami, pero isa ka sa mga unang living man. It's Sarah Heronimo, di ba? Oo. Siguro ano yan, 2005. Ano ba yung show na yan? SEQ? SEQ. Hello. Parang new character siya dun eh. Tapos nag-pair, ganyan. So, sobrang, bata pa namin noon, sobrang... mga bagets pa. Ayan. Happy naman ako din. And sana makatrabaho ko ulit si Sarah, di ba? Mm-hmm. Ang galing nga rin, parang minatch yung ano, from Anne Mary Luna Angeles. Hello, Kuya Hero Forever Idol, humble and talented. Hello, Anne Mary Luna Angeles. Uy, kapilido ko siya. Oo nga. Hello sa iyo. Thank you. Dun sa ano nyo, pairing niyo ni Sarah, parang minatch nga yung dalawang winners na mga reality show. Kasi kung STV ka siya, star for a night, di ba? Oo nga, no? Oo. Mga galing sa reality shows. Yes. Actually, nakakatawang makipagtrabaho sa mga ano reality shows. Reality show winners. Nakakatuwa. Kasi ako mahilig akong manood ng mga ganyan eh. Sa TV. Kahit mga PBB. Time nga na nakita ko si Maymay dati. Sabi ko, uy, pinanood kita. As in, lahat na. Hanggang grand finals. Nanonood talaga ako ng ganyan. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung development, yung progress ng career nila. Kasi from sobrang ordinary people, makikita mo unti-unti, di ba? Oo. Naabot nila yung pangarap nila. Kasi nakaka-relate ako gano'n din ako. Ano yun? Nakaka-relate? Oo. Oh. Si Yen tsaka si Sam, di ba? Parehong PBB casual. Oo, oh, PBB silang dalawa. Mm-hmm. Ayun. At saka ano, alam naman na natin yan, pero wag na natin i-beat it. Siyempre, ang pinaka yung, ano talaga, monumental, yung parang nag-marry yung Starshock and SCQ nung nandung as other network, di ba? Oo. Gumawa kami ng project before. Kahit very short lang, pero sobrang rare moment. Rare. Tsaka masaya rin yun. Maganda si Direk Joel Lamanga naman, director namin doon. Ang correct. Ako, oo. Pero ang liit pala ng mundo nga ng showbiz, no? Sobrang. Parang yung mga hindi mo inaakalang makakasalamuha mo, gano'n. Mga katrabaho mo. Tsaka yung mga nakatrabaho mo na dati, na gusto mong makatrabaho, sa mga hindi inaasang pagkakataon, makakasama mo ulit, di ba?
Or like, ano, Tita Sylvia. And Tita Sylvia. Hi, Tita Sylvia. Oh, ito naman. Siyempre, yung mga panahon na hindi ka-active sa showbiz, isa sa mga nalaman namin sa iyo talaga dahil isa sa mga interviews mo ata yun, no, na ikaw ay naging busy sa iyong art. Oo. Yes. So, pakwento mo na kung ano. Bago ako maging active ulit sa ABS-CBN, dami kong ginawa kung ano-ano. Yun nga, gaya na sinasabi ko kanina, kung nalilito ka, i-explore mo lang yung mga posible at yung mga tingin mo kaya mong gawin. Kasi before that, since artist ako, mahilig talaga ako mag-drawing, mahilig akong mag-sketch, mag-explore kung ano pa yung kaya kong gawin. Tinake ko yung opportunity habang hindi pa ako ganun ka-active sa showbiz. Nagkaroon pa nung time na naging volunteer teacher ako, preschool teacher, na 2 years siguro yun. Art teacher, yan, turo ako. Volunteer ako magturo sa mga bata. Sa, dun nga sa Pasig, sa kaibigan ko, sa hello, sa Little Learners of St. Anne Inc. Masaya kasi iba yung mundo mo, iba yung mga nakakasalamuhan mong tao. Masayang magturo, lalo na kung yung ginagawa mo. Actually, kahit anong gusto mong gawin, basta gustong-gusto mo at nasa puso mo, masayang gawin yan. May time pa ito mga siguro bago ako mag-enter ulit sa pag-arte. Nagkaroon pa ako ng series na exhibits, ganyan, for a cause. Sa pag, ginagamit ko yung artworks ko para makatulong din sa mga tao, sa mga charities, ganyan. So, sobrang thankful din ako sa mga sumuporta sa akin. Actually, nagtayo pa ako noon ng parang art page ko na sabi ko nga doon ko showcase yung aking mga artworks para maipakita rin sa tao na ito rin yung other side ko. And then, ayun, yung mga huli kong series, yung mga maliliit na bagay, sayang hindi ako nakapagpanik dito. Yung mga miniature artworks ko, ayun. Yun yung parang pinaka-highlight nung career ko bilang isang visual artist. And then, yun, recognize din ng mga tao, yung mga mahilig sa mga maliliit na bagay. Ang galing. Na, yun yung ano, parang doon ka ng venture ng mga panahon pa from. Kasi may, dahil ang acting ay art. At kung art, ka man, oh, totoo. Ibang art naman ang inong pinasok mo. Art, tsaka ano, pag-arte, eh, tsaka paggawa ng art. Correct. Masaya, masaya yun. From Raymond Siegfried, so, Kuya here is one of the nicest people. Hello. Hello sa'yo, Raymond. Ayan. Basahin na nga natin itong isa. Kasi nag-mention niya, no? Ako lang nakapansin, hawig siya ni Alden Richard, same nagwapings idol. Actually, hindi. Kasi kanina pa siya, kanina pa may mga nagko-comment at saka pinag-uusapan natin off-cam, di ba? Ayan, hello sa inyo. Sa mga nagko- hindi ko kasi nakikita eh. So, binabasa ko lang yung mga nagpa-pop up. Ayan, nag-pop na si Marino. Kamukha kayo ni Alden. Makakatuwa. Sige kagabi. Actually, kagabi may tumawag sa akin. Na Alden? Minsan, sa groceries, ganyan. Pati sa groceries? Nakakatuwa naman kasi nakakatuwa. masaya. O, ito i-shoutout lang natin ang mga nasa Kumu. O, yan, di kayo disregarded. Shoutout, di kayo disregarded. Pero, ang nag-send ng, ayan, sabi ni Silvana O1, Hero, hi! Hello! Yeah. Tapos si Miki Marie 31, nag-send ng halo-halo. Thank you. Hello sa Kumu viewers natin. Pati sa YouTube viewers natin. Hello sa inyo. Si user 644-6754, thank you sa iyong halo-halo. Sino pa? Ayan, si... Teka lang, hindi dumadabas. Wait lang yung halo-halo kasi hindi pa ako nakapag-Kumu. Ano yung halo-halo? Ayun, so ang halo-halo, parang yun yung ano, pinaka easy to gift. Ah. Kung gusto nila mag-gift, yun na agad. Halo-halo. So mga ano siya, basta maraming forms. O ito, si Jaja Star, GSM Blue Mojito ang gift niya. O diba? Okay.
Thank you. Ayan, kay Shane 30, 26, 25, 08. Thank you. User 46543, please. User 5757998. Sino pa? Meron pa dito kanina. Nag-send pa dito ng EPs. Nakakaloka. So, mahalo-halo. Alam mo, cute yung EPs. Hindi siya negative dito. Parang masya siya kakontakot ka kasi gumagapa. Ay, hindi ako dito sa EPs. Dati merong isang breed ng EPs. Nag-breed ako ng EPs. Ganyan. Hindi kasi dati nag-aalaga ako ng tarantula, ng scorpion, ganyan. Ang pagkain nila, nila ganun. So, kailangan ko mag-breed ng EPs. Okay, masaya naman ang relationship na. Pobre. Eh, pero ano nangyari? Kamusta na siya ngayon? Kamusta na siya ngayon? Noon pa yun, matagal na yun. Isa yun sa mga ginawa ko before na wala ako sa showbiz. Mahilig ako sa mga pets kasi. Okay. So sabi ko, gusto kong tiray mag-alaga ng mga ganun. Mga exotics. Kasi yun, Prince. Hello, Prince. Must be honest, I'm a GMA baby ever since, but I can proudly say that Hero is one of the nicest and down-to-earth artists I've seen on abs-cbn. Keep it up. Hashtag never age, hashtag still looking young. Salamat. Salamat po. Hello po sa inyo. At saka wala namang kaso kung siya ay GMA baby kasi bilang ikaw rin naman ay nakagawa doon. Si Christine O2 nag-send ng dalawang halo-halo. Thank you. And sino yung isa na ano, nalagpasan? Ba't nalagpasan? Sorry, ang hirap maghanap dito. Odem_517. Ayun. And si, ayan, speaking of, may nag-send ng EP. Si Doodle Abby. EPs? Yeah. Oo. Ayan, sabi ni Char1985, o kanina si Alden ang sinasabi, di ba? Kasi sabi ko naman kay Hero, nakamukha niya si Rico yan. O Rico yan naman. Oo, isa yan sa mga idol. Pinapanood ko natin yung mga serye doon. Pinapanood ko talaga yung mga serye niya dati. Kahit mga pelikula ni Rico yan. Isa ba siya sa... Isa ba siya sa naging influences? Oo. Oh, before ako sumali ng SEQ, pag tinatanong kami, sino idol mo? Yan, kasama siya sa listahan ko. Grabe, Rico yan pala din. Oo nga, may hawin ko yan. Moreno lang kasi si Rico. Bless his soul. Hello po. Ay, ito, nag-comment si Bob Valentine. Ito, grabe. Sino ang makakalimot sa SEQ? Buong Pilipinas gising para abangan ang grand finals. Ay, grabe. O, kasama kami doon. Thank you. Thank you. Iti-take ko na rin. Ayan. Sino ang makakalimot? Okay, siya pala yun. Since walang social media dati, gusto ko magpasalamat sa lahat na sumuporta noon sa SEQ. Sobrang salamat kasi nung time na yun, sobrang bata ako pa dati na dire-diretso yung work namin. Siguro hindi ako nagkaroon ng sobrang time para magpasalamat sa inyo lahat. Siguro yung napapagsalamatan ko lang yung mga nakaka-meet ko. Pero hanggang ngayon, thankful ako kasi kung wala naman kayo, di ba, wala rin naman ako dito. Kung wala yung inyong paniniwala na kakayanin ko dati, hindi ko din naman kakayanin sa tingin ko kasi yung mga suporta ng tao, di ba, yung mga fans, yung mga grupo, malaki yung ambag niyan eh sa career ng artista. Kaya sobrang thankful ako sa lahat-lahat, sa lahat ng mga naging fan groups, ganyan, ever since up to now. Thank you sa inyo. O meron pa, ito naman, Kristala. From Tony Robbins. Ang galing mo sa Kristala Idol. Hindi kasi, pinapalabas yata ang Kristala ulit sa Jeepney TV. Kaka-ulit lang sa Jeepney TV niya. Itong pandemic din. Nakikita ko yan. Hello po sa viewers ng Kristala. Ito na nga, bilang napasok naman na yun kahit wala siya sa original talk points. Pero isang question lang to. Ano lang ang feeling mo nung in-announce ni Boy Abunda na Hero ang Grand Questor ng SEQ noon? Oo. Noong time na yun, parang sobrang ingay eh. Sobrang ingay, nakaikot yung mga tao sa amin. Kahit
sumisigaw sila, sobrang lakas ng boses nila, sobrang yung pag-cheer nila, di mo na alam kung ganong kalakas yung inaabot nun. Nung sinabi ni Tito Boy yun, yung pangalan ko, sobrang natulala lang ako talaga. Hindi pa mag-sync in. Siguro kung makikita niyo yung footage. Kung may footage man. Parang meron. Meron ba? Mm-hmm. Oo, meron yata. Natulala lang talaga ako. Nag-sync in lang talaga siya akin nung pumanik yung family ko sa stage. Yun. So sobrang, wow. Sabi ko, ito pala yun. Ito yung feeling. Ito yung feeling na lahat ng pinaghirapan mo, ayan, makakamit mo, pangarap mo. Kaya happy. Happy. Yung time na yun talaga, sobrang hindi ko yun makakalimutan. Yung gabing yun, hanggang ngayon, ayan, nandito yan sa puso tsaka sa isip ko. Galing nun. At saka sabi mo kanina, walang social media pa nun. Pero ikaw ang kanina, texter's choice. Oh, wala. Wala. Actually, isang beses lang ako naging texter's choice. Ay, isang beses lang pa? Choice, oo. Siguro, ilang weeks yon, ilang weeks, puro si Sandara yung winner lagi nun. Ako once lang. So sabi ko, wow, at least na-experience ko, so nakakatuwa rin pala. Oh, pero ibig sabihin, ikaw na yung mix na uuusan mo. Grabe yung pag-uso nun. So bahay nga rin naman pagbotohan, text pa rin. Although may kasama ng online, mga Google ko. Dati kasi, walang online voting eh. Text lang talaga, tsaka ano, sa landline. Pwede kang bumoto sa... Ah, may landline. Hmm. Uy, ano to? Ay, nga. Oh, aray, meron nga. O, di ba? Sir, talaga. Grabe. Ano, tina. Oo. Tito. Ayun. May super throwback na. Grabe. Oo, malabo pa yung ano, video, no? Mukhang fan mo ang nag-upload kasi may watermark na ano, may kakatuwa. Wala nga akong ano eh, wala nga akong copy ng ganyan eh. Nananawagan pala ako sa, kasi may inabot sa akin diyang envelope na pink. Di ko siya nakita na after. Ayun oh, yung hawak ko doon. Di ko alam po ano laman noon. Mhm. Ah, talaga? Oo, nawala sa kamay ko 'yan eh. So hindi ko alam sino pong nakakuha. Di ko alam kung ano naman yan. Sa totoo lang. Mm-hmm. Oh, ito. Ayun. Ano pa ba? Ayan. Yun ang mga comment nila. Sabi ni Raymond Pecho, deserve mo naman yun, kuya, kasi bukod sa magaling ka, eh, mabait ka naman talaga. Tsaka yung humility, hindi nawala. Ayun. Thank you sa'yo, Raymond. Mm-hmm. Nakausap ko rin yan minsan sa chat. Oh, isa siyang visual artist din. Ah! Magkasundo. Perfect. Pero hindi ka pa siya nami-meet. Mm-hmm. Hopefully, soon. Ito, after na ating mga pa-throwback, so syempre looking forward no, after this MMK na two-part episode. Parang, ano naman yung mga iba pang projects siguro since ito na ba, tuloy-tuloy na talaga yung comeback? Projects, hindi ko pa masabi. Sana, di ba, sana magtuloy-tuloy after MMK. Any na may, kung may dumating or... Tignan natin. Kasi iba pa rin yung makagawa ka para ma-showcase mo kung anong meron ka, kung ano yung talent mo. And tuloy-tuloy na yung pagbabalik ng drama sa TV kasi di ba the usual any network nandiyan yung mga replays ng shows sana makapag-produce na rin ulit ng mga bago or maituloy kasi hindi lang naman din yung mga artista yung mabibigyan dito ng trabaho pati yung mga tao sa likod ng cameras yung mga writers natin directors yung mga production assistants ganyan cameraman. So, yun. Para sa lahat. Di ba? Para sa lahat. So, yun lang. Pero for now, wala pa ako may announce na show. Wala pa. Pero, yun lang. Ito, diretso pa rin tayo sa this week's episode ng MMK. Ang official hashtag po pala natin this week for MMK is MMK Doctor Hero. Pero hindi po ako yung hero doon. Si Dr. Ano, Doc.
L. Hello din po sa family ni Doc L. Yes, oo, grabe, nabasa ko kanina yung ano yung story. But anyway, eto na kasi hero, dahil first time mo sa PEP Live, meron kami talagang ano dito sa aming last segment, no, na laging pinapagawa sa aming guests na hindi mo pwede skip. Ito ang tinatawag namin PEP Challenge! Okay. The game. Okay. So ang tawag, marami na rin naman gumawa nito. Ang tawag ng PEP Challenge. Ang PEP Challenge natin for tonight ay tinatawag namin Freeze in Five. Oh, diba? May mga pag-anon. Okay, ang mechanics naman nito. Mayroon akong five questions for you and then magbibigay ka lang ng three answers each. So, mostly about your life naman ito. So, madali lang. Huwag na masyado kayo mag-accept. Okay. Okay, so ready ka na, hero, sa ating challenge? Ready, ready na. Okay, first question. So, three in five. Three actors or actresses that you enjoyed working with throughout your showbiz career. So, simula, ano, 2004, 5, hanggang today. Sino yan? Ah, mula nung nag, ano, nag-start ako. Yes. Si Echo. Kailangan ko ba sabihin kung bakit? Oo, oh, yes. Oo, si Echo. Sobrang husay. Sobrang galing. Sa 2 years naming magkasama sa halik, dami kong natutunan dyan. Sino pa ba? Di ko alam kung ano. Okay, kahit ba ano, maiksing panahon ko nakasama. Oo naman, basta nag-enjoy ka. Oo, si Miss Jacqueline Jose. Your mom. Nanay ko siya dati sa SEQ Reload. Oo, okay. Kasi dati pinapanood ko lang siya sa Mula sa Puso. So, pinanood ko yung Mula sa Puso dati. Gusto ko siyang ulit maka-work, makatrabaho. Kasi feeling ko, ang dami ko pang matututunan sa kanya, sa acting. And gusto ko siyang maka-work. Kasi yung naging working relationship namin before, sobra ko yung tinetreasure hanggang ngayon. Gusto ko siyang makausap ulit. Kasi nung nag-GMA ako before, na-meet ko rin siya ulit. Pero hindi naman kami nagka-eksena yata. So, hopefully, someday, maka-work ko siya ulit. And then, yung isa pa na gusto ko ulit maka-work, siguro yung... nabanggit mo nga kanina, si Sarah. Si Sarah kasi, kumbaga sa project namin before, hindi rin natuloy eh. Hindi rin nagtuloy-tuloy kasi... I think nung time na yon more on ang dami niyang concerts abroad. Kaya yung story namin nag-end din. So, and hopefully, makita ko ulit sila. Kahit even yung mga kasama ko dati, yung mga kagroup ko, gusto ko rin makatrabaho lahat. Siguro, in the future, tingnan natin. No? Correct. Okay, next. Ito. Three favorite projects that you did. So, ito yung mga pinaka, ano mo, buong ano yan, buong career mo din. TV and movies? Yes. Siyempre, yung first movie ko under Star Cinema kay Direk Cathy, Because of You. Ayan, sobrang memorable for me. Sobrang yung experience ko doon, fresh lahat yung nangyari doon. So, tumatak talaga sa akin. And then, hosting kasi, ayan, gusto ko rin yun, hosting jobs sa television. Ito lang din, siguro last year lang din, nag-host din ako, travel show din naman sa Sarisag Kultura TV. Pero, before kasi sa ABS, Sanginig, yeah, naging host din ako nung Nginig. So, namimiss ko rin yun. Kasi mahilig ako sa horror eh. So, gusto ko yung mga ganong tema. Yung mga nakakatakot. Yung mga nakakakilabot ng mga proyekto. Yan, gusto ko yung kanya. And then, yung isa pa, yung talagang medyo... Siguro MMK episode ko before. Mm-hmm. Yung trans mom, yun. Sobrang tumatak din sa akin yun.
Correct. Grabe yun, napanood ko yun, ang challenging na parang nakakagulo. Sobrang challenging nun. Diba? Tapos ang ganda, hindi lang siya basta kasi gender na role. Eh. Diba? Na may anak pa, diba? May anak pa, may anak pa. Masaya yung experience na yun kasi kailangan ko talaga mag-prepare sobra doon, physically. Mm-hmm. Kasi yun, nagpa-wax pa ako. Tapos, kailangan mo talaga aralin yung character kasi hindi ko naman siya na-experience sa totoong buhay. So, yun, happy. Happy ako na sa akin binigay yun and hindi talaga siya mawala-wala sa memory ko hanggang ngayon na nagawa ko siya. So, isa yun talaga sa... Marami pang iba, pero siguro yun yung top three projects ko before. Ayun. Oh, ito naman. Bilang nandun na tayo sa projects. Ito not specifically a project, pero parang three unforgettable memories during your stay in showbiz. So, mula noon hanggang ngayon. Kahit ano? Oo. Ito ay memory na talaga. And memory? Kahit hindi na alam. Siguro una yung grand finals night namin. Sobrang hindi ko pwedeng kalimutan yun at hindi ko talaga siya makakalimutan kasi doon nagbago lahat. Diba? Doon nagbago lahat. Ano pa ba? Siguro pangalawa na hindi ko makakalimutan sa showbiz life. Mall shows. Mm. Mall shows na hindi na nangyayari ngayon. Isa rin yun sa nakakamiss. Kapag dumadayo kami sa mga lugar na first time ko lang din mapuntahan, nakakausap ko yung mga tao. Kasi iba yung personal eh. Iba yung personal mong makakausap kesa chats or text or calls. Iba yung feeling kapag nasa harap mo sila. Mas nararamdaman ko yung love nila. Mas maipapakita ko yung appreciation ko sa kanila. And last na hindi ko makakalimutan, siguro yung last series ko na Hali. Mm-hmm. Isa rin yun talaga sa tumatak sa akin kasi sobrang family yun eh. Family talaga yung nabuo sa amin. Thankful ako sa KRSB, yeah, sa trust sa para sa character ko doon and sa mga sumuporta sa amin. Ayun. Yun ang ano, three unforgettable memories. Pasok naman yung Hali na ano, mas dito siya than project nga kasi yung behind, yung off-cam yung ano eh, yung hindi mo makalimutan. Oo. More on yung mga nasa likod ng camera. Mm-hmm. Okay, eto next. Fourth question. Three good things your art does for you. So, eto na yung ano, yung art, hindi acting, your other art. Oh, yung other side, three good things. Siguro ano, mas na unang-una mas na-express ko yung sarili ko. Kasi yung sabi ko nga sa mga tao, mga past interviews ko, excuse, ang art kasi outlet mo yan eh. Outlet yan ng isip mo, ng emotion mo. So para dun sa mga taong gaya ko, pinagdaanan ko ang depression, ang stress, hindi yan mawawala sa buhay natin. Isa ang art sa outlet ko para ma-release ko yung minsan kung malungkot ka, kung sobrang takot ka, or sobrang saya mo, maipapakita mo yan. Any form of art naman, pwede. Hindi kinikinakailangan na sobrang galing mo, sobrang husay mo. Kumanta ka, magsulat ka ng tula, magsulat ka ng storya, magsayaw ka, tumula ka, magluto ka, di ba? Ibuhos mo yung attention mo sa ganyan kasi doon mo makikilala yung sarili mo, doon mo maipapakita yung mga gusto mong sabihin na hindi mo masabi na sa bibig. So ipakita mo doon sa execution ng ginagawa mo. So yun yung isa. Then yung isa naman na natutunan ko sa art, siguro yung connection ko sa tao. Kasi meron nga ako doon sa page ko, yung Art Cetero. Meron akong ginawang kasabihan doon or slogan, create to connect, tapos share to inspire. So, sabi ko nga doon sa mga tao, kahit
walang masyadong naniniwala sa ability mo, sa kakayanan mo, kahit isang tao lang yan, ituloy mo yung ginagawa mo kasi kapag nag-create ka, makakagawa ka ng connection sa isang tao. Kapag nag-share ka, makakapag-inspire ka. And then cycle yan, kapag may na-inspire kang tao, yung taong yun posibleng gumawa din, makakakonnect sa iba, makakapag-share, makakapag-inspire. So cycle lang siya. And then yung isa, na related din sa art, siguro yung, hindi ko rin makakalimutan to eh, yung mga taong na-meet ko, different artists, lalong-lalo na dun sa mga advocacies namin, dun sa kaibigan ko, kaya Navia Zapata sa Art Solace Manila. Ayan, minsan nagpa-partner kami para sa mga charity works namin. So, masaya ako na through art, nakakatulong kami. Hindi kasi basta pure parang inyong gagawin mong source ng income mo eh. Minsan, kailangan mo rin gumawa para makatulong ka sa iba. So, naging inspiration sa akin. Sobra kong na-appreciate yung talent na binigay ni Lord sa akin. And sana, kahit papaano, yung mga taong na-meet namin, yung mga nakakasalamuhan namin, yung mga taong nakakakita ng mga artworks ko namin ay ma-inspire din. And salamat doon sa mga nakaka-appreciate. Yan lang. Ayun. Diba? Ang dal-dal. Ganda nun, grabe. Nakakatuwa, no? Dahil pa talaga yung, ano mo, perspective ang lahat. Yung ano nga yung nagtatanong sa akin, yung about sa miniature art, yung maliliit na bagay. Bakit ko daw ginawa yun? Sabi ko, ano lang, gusto ko kasing mag-create ng something kasi napansin ko nga sa mga pag-asa museum ka, di ba? Yung mga tao, may malalaking artwork, dinadaanan lang, picture lang, ganyan. Hindi mo malalaman kung ano ba talaga yung meaning ng isang bagay hanggat tititigan mo. So sabi ko, mag-create ako ng isang artwork na sisiguraduhin ko, titignan ng tao at mag-spend siya ng time sa pagtingin nun. So, yun yung miniature art. Ayun. So, yun ang ano niya, parang meaning niya sa'yo. Yung sa akin. Kasi mahirap na eh, sa panahon ngayon, hindi lahat, yung appreciation sa art, hindi ganun na ibibigay sa isang artist. Kasi, ang isang visual artist, hindi naman siya basta gumagawa lang, hindi siya basta nagdo-drawing or nagpe-paint lang. Okay. So, ginagawa niya yun, meron siyang dahilan. So, hopefully, yung mga mahilig sa art or yung mga interested, tuloy nyo lang yan talaga. Kasi masaya, masayang gumawa kung mula talaga sa puso. O ayan, may nag-message nga sa akin na ano, nakita lang sa IG na tayo ay naka-live. Oh, hello. Ano, fan siya kasi ano, dahil nga nag-create din siya eh. Oh. Na ano, mini. Anong ginagawa niya? Mga ano, Chucks, hindi ko alam kung anong tawag doon, pero ginagawa niya kami. Oh. Mga clay, mga itsura namin. Parang gano'n. Ah, talaga? Sculpture. Oo. Sculpture siya. So, aliyo, di ba? Yung ginagawa niya. Ayan, sabi ni Green Matienzo, I love your miniature art. Napaka-detalyado. Ah, okay. Ah, detailed. Thank you. Thank you. Hello, Irene. Ayan. Okay, ito last question na for 3s in 5. Three lessons you learned from the MMK episodes that you did. So, yung mga from the first MMK hanggang sa today. Yung mga natutunan mo. Yung sa episode namin. Sa episode. Kahit ano. Simula, lahat na nagawa mo MMK. Oo. Siguro, unang-una, self-love. Oh, yung pagmamahal mo sa sarili mo. Pasok yan, any episodes na MMK. Aha. Kailangan mo kasing mahalin yung sarili mo eh, bago ka magmahal ng iba. Diba? Wag buhos sa iba kasi mawawalan ka eh. So, mahalin mo muna yung sarili mo. Kapag mahal mo na yung sarili mo, dun mo ma-i-share yung pagmamahal mo sa iba. And then yung isa, respeto. Respeto sa sarili, respeto sa iba, respeto sa
tao sa paligid, kahit sa pangyayari, dapat matuto kang rumespeto. Kasi hindi naman pwedeng hingin basta-basta ang respeto, eh, di ba? Kailangan matutunan mo ring ipakita sa sarili mo yan, eh, bago ibigay sa'yo. So, yun, respect. And then yung isa, pinaka natutunan ko sa paggawa ko sa MMK, yung love. Mm-hmm. Yung love sa craft. Kasi hindi naman basta-basta arte ka lang. Never ending po ang pag-aaral. Kahit anong larangan man yan. Pero sa MMK kasi, pag nandun ka, matututo at matututo ka. Yes. So sabi ko nga doon sa isa kong kasama, tinitreat ko ang per day taping namin or per sequence, per eksena na iyon yung first time ko. Kasi iniisip ko lagi, first time ko. So always do your best para maipakita mo kung anong kaya mong gawin, kung anong kaya mong i-share, lalong-lalo na sa viewers. Lalong-lalo na yung ginagawa mo ay totoong nangyari, life story siya, totoong buhay. Okay. Mm-hmm. Yun. Ayun. Uy, ang dami nun, ha? Ang dami ba yun? No, pero parang ang daming, ang daming sangasanga niya. Parang para sa lahat ng MMK episodes na nagawa mo. Mm-hmm. Magbasa na tayo ng konti. Si Kim, okay. Ayan, siya yung friend na sinasabi ko. Kim. Hero and favorite polymer clay artist. Hindi ka ba mag-workshop soon? Ayan, oo, kasi polymer clay artist din ako. Hindi pa eh, wala pa eh. Kasi may nagtatanong nga sa akin kung wala pa daw akong online class. Hindi ko pa magawa kasi hindi pa, siguro hindi pa enough yung tools ko, yung materials ko. Yung mga dati kasi nagamit ko na eh. Mm-hmm. Yung pandemic, gumagawa ako pero hindi ko naman ipopost. So, ayun, siguro sa tamang panahon, kapag kompleto na ulit yung mga kagamitan ko, pwede ulit tayo. Magkita-kita sa klase. Oh. Ayan, Tita Kit. Magaling yan mag-ano. Oh, Mary Grace Lepoli, single po si Hero, question mark. So ano? Ano ang sagot dyan? Kailan ko to eh, Gracie. Single. Mm-hmm. Ayan, nasagot. Kasi may nagbe-babe sa'yo dito kanina. Pag uwi daw talaga. Hello, babe. Kikilalan, ay ano, imi-meet ka raw niya. Si Chandy at si Gassi. Ayan. Hello sa'yo. Yan, si tanong ni Juvelin, kanong piano, Hero, mag-YouTube ka na rin. Meron na ba? Support you. Ako, wala pa eh. Ang dami nga nagsasabi. Kaso parang feeling ko mahirap. Mahirap ba? Hindi kasi ako, hindi ako madaldal na tao talaga. Or, mas tao ako sa likod ng camera. Feeling ko, more on, ako yung taga-video, ako yung taga-picture. Uh-huh. Mahilig ako sa ganun eh. Mm-hmm. Even before kasi naggawa ako ng indie film, mga 2007 pa yun. Yun, ako yung nag-director. Although ako rin yung artista doon. Masaya. Masaya mm-hmm. pa ikaw yung may hawak ng camera. So, tignan natin. Hindi ko rin masabi. Malay mo, di ba, biglaan may channel. Yes. O pala yung nasa likod mo, madagdagan na yan, no? Kasi may Facebook. Sa viewers natin, ayan. Hi, I'm Hero Angeles. Ayan yung accounts ko sa Facebook page, sa Instagram, sa Twitter, and sa Laika. Ayan. So, I am Hero Angeles. Pare-parehas lang. So, follow, and yun, explore nyo na lang yung laman. Ayun. O, so ano pala, ipakita natin. Ano ang mangyayari sa MMK this this Saturday? Meron yata tayong pa-teaser. Pero bago i-play yung teaser, ikaw muna, ano ang parang message or ano ang dapat abangan this Saturday? Dapat abangan natin this Saturday sa MMK. Siyempre, yung continuation ng story ni Doc L. Of course, gusto ko muna magpa-thank you dun sa mga nag-abang sa ating episode last time and sa mga sumuporta dun sa mga tumutok sa atin kasi new episodes, new stories. Sigurado ako ma-inspire po kayo dyan. And sa story namin,
this Saturday, ang focus sa story ay yung love story ni Doc L. So, makikita natin dyan kung paano siya na-in love, kung paano na-develop yung kanilang chemistry ng character ni Jane De Leon at ni Arjo Ataide. And doon natin makikita yung pinagdaanan niya. Mm-hmm. Nung pumasok ang COVID-19 dito sa ating bansa itong year na to. So, abangan nyo po yan. And yun, makikita pa rin natin yung story ng family niya. Nandun pa rin yun. Abangan nyo lang po kasi marami pang mangyayari. Marami pang mga eksena na tatatak po sa inyo. Ayun. So, ano map? Ano yun? Tsaka ating official hashtag po na gagamitin natin is hashtag MMK Dr. Hero. So, December 5 po yan. 9 PM sa Kapamilya Channel. Kapamilya Online Live. I Want TFC. And 8:45 PM po naman sa A to Z Channel 11. Ayun. Ay! Meron pa rin anong pahabol si Prince Khan, sina question. Kaya one final question. Although, nasagot na po kanina. Kasi since it's December, which I believe is the start of Love Month come February, may we just know the status of your heart. Are you dating someone? How is Hero now as a lover? By the way, I'm from Cotabato City. Hello sa'yo, Prince. Hello sa mga taga Cotabato City. Ano yun? Wala ako bigla. Hindi, status. Oh, status. Wala. Masaya. Masaya lang. Mm-hmm. May sing-sing ako, pero black. Pero black. So, related. Wala. Passion. Masaya lang ako. Kasi, masaya. Masaya. Then, December, so since December 1 ngayon, so, in-expect natin lahat na maganda yung mangyayari. So, maging happy tayo. Okay. Love life man yan or hindi, tungkol sa career mo, tungkol sa sarili mo or family, sa trabaho, pinagpipray ko na sana lahat po tayo ay maging safe, maging healthy, and maging happy. Gamitin natin yung buwan na to para maging masaya yung taon natin, yung end ng taon natin. Pero ayun nga, sa puso, sa love life ko, single, and para na lang sa nagtatanong, di ba? Kasi, ayun nga. Single, pero happy. Happy ako kasi... Ano, hero. Charot. Happy ako kasi marami namang nagmamahal sa akin at marami akong minamahal na tao na nagmamahal sa akin at sumusuporta. Ayun. Oh, narinig niyo na yung answer. Kasi pangatlong question na yan. Singlehood. Ang tawag dito, pwede na siguro natin i-play ang teaser. Ayan, sige. Panoorin po natin. On Saturday. Siya ang papalakas sa mga nanghihina. Basta po kayo. I don't care. Masa kita na? Kayong dalawa nila? Hindi ko kasi alam kung ano tayo. One week na, hindi niyo pa rin tuot. Pero sa oras ng kanilang kahinaan, may nag-positive kasi na pasyente. Pamilya at pag-ibig ang kanyang magiging kalakasan. Pagaling ka. Marami pa naghihintay sa'yo. Alam mo na. I love you. Alam mo na, El. MMK. Sinapundo ng gabi. Oh my gosh. Heartbreaking. Gusto ko nang mapanood yung kaduktong. Mm-hmm. Masaya yung ano, makita ko sila ulit. Yun nga, yung mga makakasama pala namin dito. Yun, si Miss Sylvia Sanchez, si Sir Rommel Padilla, si Arjo, syempre, ako po, si Jane De Leon, si Aldrin Angeles. And yun, sa mga next episodes din ng MMK, abangan nyo po yung mga susunod na storya na i-offer po sa inyo ng programa na sigurado naman ako na matutuwa kayo at makaka-relate po kayo at ma-inspire. So, yun, abangan nyo po ngayong Sabado na po, December 5, ang second part ng aming istorya. Thank you very much po. Yeah.
Yes, ayan. Oh, sana matuloy yung ano, next guesting ng next MMK star sa atin. Mm-hmm. Dito meron na. Diba? Matuloy matuloy. Sa akin, Johanna Marie Cadasali Reyes season. Sana mapansin mo message ko. Matagal ko na gusto makita sa personal si Hero, please. Mag-birthday na po ako. Oh. Ayan, pagbigyan natin. Oh, happy birthday sa'yo, Johanna Marie. Ayan. Hello, happy birthday. Sa lahat ng mag-birthday po ngayong December, happy birthday po. Oo, kasama ako. Sa kuya ko, kay Kuya Henry, December 7 naman, happy birthday sa'yo. Ang galing, super magkasunod pala kayo. 7 siya, ako 8. Pero years apart naman. Wala sa shoutout na lang for Maria Elena 920305. Nag-send ng Carlito hello at Karina 14 na nag-send ng halo-halo. And kay Joshua 0113, nag-send na ng halo-halo. At saka may nag-send ng stars sa FB. Si Christine Limas Dugo. At saka may isa pa kanina na nag-send ng 45 stars. Hindi ko lang nakikita kung sino siya. Pero thank you for watching us. Oh, salamat po sa mga pahalo-halo ninyo. At saka sa mga nag-share ng live stream natin ngayon. Salamat po sa mga nanood. Sa TTGC group, hello sa inyo. And of course, ulit sa Chaff Official and sa ating mga MMA directors, hello po sa inyong lahat. And yun, sa inyo, sa PEP, thank you very much sa opportunity na ito na makapag-share and makapag-promote. Salamat sa iyo. Ayan, yes. Thank you din, Jiro. Salamat. And thank you, Jiro. Kung pala follow, ipakita mo na lang ang iyong screen sa likod. Follow niyo. Follow niyo yan. I am Jiro Angeles. So, yan lang. Yeah. Tsaka, ano pala? Tsaka, yun. Yung mga nagtatanong po ng updates sa akin, siguro visit nyo na lang po yan. Yung social media accounts ko for upcoming shows and mga ganap sa buhay ngayong pandemic. Ayun. O para naman sa mga pepsters natin na hindi pa naka-follow, nandiyan lang ang aming social media account sa screen sa baba. Ayun. So, yun na lang yan lahat. Pero ano, don't forget to visit www.pep.ph para sa everyday na update, sa showbiz, at sa kung ano-ano pang entertaining sa ating lahat. Mm-hmm. Yun. Hero, maraming salamat for your first time. Sana nag-enjoy ka. Oo, nag-enjoy ako. Next time ulit. Yes, correct. Maraming salamat sa inyo. Oo. At advance Merry Christmas sa lahat. Ay, correct. Di ng Disyembre na. Yes. Ayan. And on Thursday, ang mga kasama natin, kantahan to, R&B. King and Queen na ba sila? Ng, ano, hindi ko alam po ano yung official title. But Kyla and JR, alam na natin yan. So, exciting yan. Kasi kakanta at saka masaya yan. So, see you ulit sa ano. At saka bukas, meron kaming PEP Live Extra with Nico, si Iyamina ang guest. Yun. So, thank you again, Hero. Maraming salamat. Maraming salamat din, Jimpy. Yes, at salamat sa lahat ng nanood sa atin tonight. And see you again sa susunod na PEP Live. Bye, everyone. Bye. Have a good night.